So, kumusta mga kanoyensi? Welcome back sa ating YouTube channel. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal, no? So, yun. I think good news to para sa atin. So, yeah. Sabay natin panoorin to. So, ang video nito ay mula kay John Rep. So, meron ito pamagat na Philippine Coast Guard nagpadala ng bagong barko sa Skoda. China German Navy nagkaharap sa South China Sea. Yun. At least, magandang balita yung nagkaharap sila. Sana masampulan talaga yung China yan para bumait naman ng konti. Ano. So, bago natin simulan, dyan, rep, supportan nyo yan. Tapos, syempre, contact nyo ng mga ganitong reaction video. May kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportan yung YouTube channel at Filipino IC. So, mga kanoy, si hindi na natin patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Agad na pamagat ng video ito. Philippine Coast Guard nagpadala ng bagong barko sa Skoda, China at German Navy. Nagkaharap sa South China Sea. So, again, John Reps Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start! Ang Philippine Coast Guard vessel na... Ulit lang natin. Matapos abandonahin ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa ang Skoda, kung saan umuwi itong uhaw at gutom, ay maraming mamamayang Pilipino ang dismayado at nagpaulan ng komento. Kaya naman ang Even ako din, pero hindi ako nagpaulan ng komento. Parang sad lang ako na yun nga yung umuwi yung BRP Sierra Madre. So paano? Au BRP Teresa Magbanwa. So paano na? Parang nagwo-worry lang ako. Pero hindi ko naman inatake agad yung administration kasi for sure meron silang mga rason. Diba? Dapat ganun. Philippine Coast Guard ay kaagad na naglabas ng pahayag at mabilis na nagpadala ng barko bilang kapalit ng BRP Teresa Magbanwa sa Skoda. Dumaong naman sa Maynila ang dalawang barkong pangdigma ng Germany, pero bago nakarating ang mga ito sa bansa ay nakaharap umano ng mga ito ang mga barkong pangdigma ng China. Tapos ano kaya yung nangyari? Do you think binuntutan nila? Do you think nilapitan nila? Do you think winaterkano nila? Hindi, di ba? Germany yan eh. Di ba? Galawang wag. Dyan, rep, subscribe. Nilinaw ng Philippine Coast Guard na ang pag-alis umano ng BRP Teresa Magbanwa sa Skoda ay hindi daw pagsuko. Anumang oras ay makakabalik pa rin daw ang Philippine Coast Guard sa lugar at maraming pwedeng daanan upang hindi maharang ng China. Sinabi rin ng Philippine Coast Guard na nagpadala na umano sila ng barko sa Skoda bilang kapalit ng BRP Teresa Magbanwa. Hindi nabanggit kung anong barko ng Philippine Coast Guard ang ipinadala. Oh, good news yun. So, wag na kayong masyado mag-alala ha. So, unahan ko na lang kayo. Maybe, yung Melchora Aquino yung ipalit yan. Or sana nga Navy, di ba? With Tandem US. Sana. So, yun. According naman dun sa nakita ko is, tawag dyan, na mental block tuloy ako. Ano yung sasabihin ko? Na mental block ako. May sasabihin sana ako eh. Nakalimutan ko. Pero 44 meters lamang umano ito, mas maliit kung ikukumpara sa BRP Teresa Magbanwa na 90... So, yun, mas maliit daw. So, ito pala yung sasabihin ko sana kanina na kalimutan ko na naman. Ano yun, wait lang talaga guys. Huhugutin ko muna. Yun, yung sinabi pala ni Sir Tariela na parang bakit daw tayo matatakot na baka hindi na tayo makabalik dyan sa Skoda Shoal. Eh, sobrang laki daw ng Skoda Shoal. I mean, sobrang dami daw ng pwedeng pasukan sa Skoda Shoal. Unlike daw sa Baho di Masinloc. So, wag daw tayo mag-alala, no? Kasi anytime kung gugustuhin bumalik natin doon sa Skoda Shoal, ay magagawa natin. Unlike daw sa Baho di Masinloc talaga na isa lang daw yung, ano, yung pasukan. Diba? So, at least naman lang na-explain sa atin ni Sir Tariela. Ano, 7 meters. Pag sinabi ba natin, nag-pull out tayo, hindi na tayo makakabalik. Paulit-ulit ko lang sinasabi. Napakalaki ng Skoda Show. Hindi siya katulad ng Baon de Masinloc, may isa lang ang papasuman. Marami siyang papasuman. So, it's a misconception na isinuko natin, hindi na tayo makakabalik. Definitely, wala tayong isinuko, wala tayong ikalisan, dahil pwede natin itong balikan in different ways. Second, again, the Commandant of the Philippine Coast Guard, sinabi niya na rin ito, and even the NMC spokesperson has already disclosed na meron tayong deployment ng Coast Guard vessels. It doesn't end na sinabing at Teresa Magbanwa, binunot na, ibig sabihin isinuko na.
Sir, kasi ang iniisip kasi ng kababayan natin dahil immolation. Diba? So, sana good news din yun para sa inyo kasi para sa akin, sobrang good news nun. At least na lang, good job, good job. Ang sa atin lang talaga dito is iwasan nila. Iwasan nila na magkaroon na naman ng mga water cannons, diba? Or sana may gawin na sila na action, syempre, diba? Ay ginigap na natin yung, hindi, mali yung ganun pananaw. Hindi, wala tayong ginigap. Kahit na umalis yung Teresa Magbandang doon, it did not diminish our presence in the area dahil meron tayong ibang paraan para i-monitor, i-cover yung area. May kapalit, no, na 44 meter Philippine Coast Guard ship papunta ng Skoda o baka andun na ngayon, no? Yan yun. So, hindi naman nawalan tayo ng presence kasi may kapalit naman. Although, mas maliit nga yung barko na yon, 44 meter lang compared to 90 plus yung ano, yung 44 tapos 90, so kalahati lang. Nako, baka bulihin tayo niyan. 44. Parang road to bully talaga yan, Min. Diba? So, sana nga magtagumpay sila. Sana sinamahan lang yan ng US eh. Teresa Magbanwa. Pero... At sa ibang balita, dumaong na sa Maynila ang dalawang barkong pangdigma ng German Navy. Pero bago sila nakarating sa bansa, ay dumaan muna sila sa pagitan ng China at Taiwan. Ito. Kung saan nakaharap ng mga German ang mga barkong pangdigma ng China. Tapos. Good morning everyone, I'm standing in Pier 15 in Manila Port. And behind me, you see the German frigate Baden-Württemberg coming to Manila for the first time. In the framework of the Indo-Pacific deployment of the German Navy, this is our strong commitment Yun. To the international rules-based order and our solidarity with our Filipino friends. Yun. So mabuhay. Mabuhay, welcome to Baden-Württemberg and her crew. So ayan, mabuhay, welcome din sa inyo mga sir, ano? So welcome to you too. English eh. We actually passed through the Taiwan Strait and we actually exercised the right of freedom of navigation. We had the rights actually to pass through, as this is international waters. Tama. Obviously, we have come across Chinese warships, but at the end of the day, we passed through, and so we are full intact, and so we exercise the right of navigation. Here in Southeast Asia, that Germany, although we are 10,000 kilometers away, is part of this region, is part of the security and stability in this region. Grabe, no? And that is why kahit 10,000 kilometers yung layo nila, Min. Isipin nyo yung 10,000 kilometers. Ha? Sobrang layo na nga nung 1 kilometer eh. Hihingalin ka na nun kapag kanilalakad mo yun. 10,000 kilometers pa. So nag-effort din talaga sila, Min. So kudos, maraming thank you sa kanila. No? We are here, and well, China's comments that we should not interfere, I can only say, you all do know, boom, well, where China's navy is navigating. Boom. It's not only in the China Sea. We've seen them in the Mediterranean. We've seen them in the Strait of Gibraltar, far away from China. Mm. So asking that we should not be here is... Nasupalpal. So ayun, sabi ni, ano, ni China sa kanila, no, ba't kayo napupunta dito? Tapos parang sabi naman ni Sir, napupunta nga kayo sa ibang lugar eh. Ibang dagat eh. Sobrang layo na sa China, napupunta kayo doon eh. Tapos ngayon, kapag kami napadpad sa inyo, ang dadami niyong ano, bida-bida kayo masyado. Tama naman yun, Min. Tama yun, di ba? Parang ano lang yan eh. Parang, for example, Pilipino ka. Gumalagala ka ngayon doon sa ano, gumalagala ka ngayon doon sa ibang bansa. Ngayon, kapag ka may mga foreigner kang nakita dito, alam nga naman pagbawalan mo sila gumala dito. E nakakagala nga tayo sa ibang bansa din. Diba? Parang ganito lang din yung ginagawa ng China na kapag ka sila pwede, kapag kayong ibang bansa, kahit tayo hindi pwede. Tapos sila, sobrang grabe sila mag, ano, parang sobrang advanced na mag-isip. Parang mga sira sila, diba? Ganyan sila ka-advanced mag-isip. Kahit makipag-usap lang tayo sa ibang bansa, nakikialam na agad. Diba? Grabe, paranoid. Definitely something we should not argue about because it's not China Sea and the Yellow Sea. We have come across the Taiwan Strait and obviously now pass through the South China Sea, as said.
The Chinese Navy is very much present in all these areas geographical wise. Obviously, we have come across, we saw Chinese warships, but as said, we exercise our rights in international waters and at the high seas. And we actually are here. So, yun lang naman. So, again, ang video nyo na yung mula kay Chanrep. So, original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo rin kalimutang supportan YouTube channel at Pilipina IC. So, like, comment, share, subscribe nyo si Chanrep sa panoorin nyo rin yung mga videos niya. Tapos, yun. Kita nyo naman yun. I think that's super good news para sa atin din. Natawa lang talaga ako sa sinabi nung, ni Sir. Nasabi niya, oh, anong iniiyak-iyak nyo dyan kapag dumaan kami dito? Ha? Eh, kayo nga eh, nakita nga namin kayo eh, na dumadaan din sa ibang mga dagat eh, na sobrang layo na sa inyo eh. Diba? Tapos kapag kami, hindi kami pwedeng ano, dumaan dito. Ano yun? Aangkinin nyo na lang? Kulang na lang, aangkinin nyo buong earth eh. Diba? Siguro yung China, kapag nasa gitna siya ng ano, ng tubig, like, nasa gitna talaga siya, tapos ganyan siya kalaking bansa. Baka aangkinin niya lahat ng tubig sa earth, men. 'Di ba? Biruin mo dahil lupa 'yung nakapalibot sa kanya sa may parting itaas 'yung mga Russia, 'yung mga India. At dahil itong dagat lang ito na South China Sea daw, inaangkin na 'yung buong karagatang 'yan, sobrang laki, sobrang layo, inaangkin. Inaangkin 'yung nandoon na sa may parting Malaysia. 'Di ba ang lakas ng trip, 'di ba? Paano na lang so tayo, pwede pala nating angkinin yung Pacific. Ha? Like sa atin talaga yung buong Pacific na yan. Walang 200 nautical miles sa kung sino sa lahat na makita natin, atin. Pwede pala nating gawin yan. Grabe yung lakas ng trip ah. Buti na lang talaga. At least yung ibang bansa, ayan din. Nilaro-laro lang din nila yung China, no? Kasi syempre, iba din kasi yung pinaglalaban ng China eh. Parang wala na sa hulog. Parang hindi na pinag-isipan. Diba? Tapos yun, sa usapin naman na maipinalit doon na barko sa Skoda Shoal ay magandang balita yun kahit nasabihin natin na 44 meters of feet lang. 44 feet pa yun or meters? Basta something like that. Sobrang ano lang niya, sobrang late lang niya kumpara doon sa BRP Teresa Magbanua. So sana safe sila doon. At yun nga, sana nga ano, nagpa-escort na sila ng US. Ay nako. But anyways, still good news pa rin yung sinabi ni Sir Tariela na anytime pwede nating pasukin yan in any way. So sana lang talaga meron na tayong some kind pang counter kung maghaharas ulit sila sa atin dyan ano. So, yun lang naman muna. So, again, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na lang. Thank you so much for watching. Chanrep, Pilipino IC. Like, comment, share, subscribe. Pilipino IC.